Isang matandang lalaki ang halos maiyak na sa hiya sa loob ng isang pampasaherong jeep sa Iloilo dahil pilit na pinapababa siya ng driver dahil na din sa mga reklamo ng mga nakasabay niyang pasahero. Ito ay dahil umano sa hindi magandang amoy nito. Buti na lang at mayroong isang nagmagandang loob na isang lalaki at sinabi na huwag siyang pababain at siya na lang ang bahalang magbabayad sa kanyang pamasahe. Nang maglaon ay tinanong ng lalaki kung ano ang ginagawa niya doon at sa isinagot niya ay halos mapayuko at maiyak ang mga kasabay niyang pasahero sa hiya. Pero syempre bago natin ito ipagpatuloy, bago natin alamin ang nakakantig na kwento ni tatay, ay kung bago pa lang kayo sa channel na ito at mahilig kayo sa mga gantong usapin, ay inaanyayahan ko po kayo na pindutin ang subscribe button at pakihit nyo na din ang bell icon. Nang sa ganun ay isa rin kayo sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago tayong upload. Kaya't simulan na natin! Marami sa ating mga kapwa Pilipino ang mayroong mga matang mapanghusga, yung tipong hinahatulan nila ang isang tao base sa kanilang panlabas na hitsura. Yun bang lantaran ka pang pinag-uusapan kahit na hindi nila alam ang istorya ng iyong buhay? Ito ang isa sa mga naranasan ni Tatay Bert na taga Guimaras ngunit napunta sa Iloilo para maghanap buhay. Ayon sa kwento ni Peng Contreras Carpo na siyang nagbahagi ng kwento ni tatay sa social media, pagkasakay pa lang daw niya sa isang jeep noon ay kagad niyang napansin na halos lahat ng mga nakasakay na pasahero ay nakatakip ng ilong. At habang bumabiyahe na daw sila ay nagsisimula na din siyang makaamoy ng hindi maganda sa ilong. Dito na pagtanto ni Peng na yung mamang nasa huli ang bahagi pala ang nangangamoy. Nang makarating umano sila sa Casa Plaza ay biglang huminto ang jeep nang wala namang pumapara. Kaagad na bumaba ang driver at sa pilitang pinababa si Tatay Bert dahil nga daw sa hindi maganda sa ilong ang amoy nito at dahil na din sa mga reklamo ng mga kasabay niyang pasahero. Alam yun ni Peng dahil simula nga daw sa pagsakay pa lang niya ay nakita niya na halos lahat ng nasa loob, mostly mga babae ay nakatakip ng ilong at nilalait o kinukutsa si tatay ng pabulong. In short ay pinagchichismisan nila ito. Halos mangiyak-ngiyak na daw si Tatay Bert noon habang pinapababa siya ng driver. Dahil sa awan ni Peng ay nagsalita ito at sinabi na huwag siyang pababain at hayaang makarating siya sa kanyang pupuntahan at siya na ang bahalang magbabayad sa kanyang pamasahe. Sa kabutihang palad ay pumayag naman ang driver at pinagpatuloy ang pagmamaneho. Hindi nagtagal ay tinanong ni Peng kung saan siya pupunta at ang isinagot ng matanda ay halos magpaiyak sa mga ibang pasahero at ang iba naman ay napayoko na lang sa hiya. Pasensya na kayo mga anak kung hindi maganda ang amoy ko. Halos mag-iisang linggo na kasi akong hindi naliligo. Namamalimos kasi ako dito sa Iloilo para mabilhan ko ng pagkain ng aking mga apo at mga anak at para mabilhan ko na rin ng gamot yung asawa kong may sakit. Sabay ipinakita ni Tatay Bert ang dala niyang saco bag. Puno ito ng tinapay, may kaunting damit at ang iba ay binili niya sa pamamagitan ng kanyang kita sa pamamalimos. Ang iba namang mga pagkain umano ay bigay daw ng mga taong naaawa sa kanyang daan. Tiniis daw ni tatay na huwag kainin ang mga iyon para may maiuwi siya para sa kanyang mga apo at anak at para na rin sa asawa niyang may sakit. Dagdag pa ni Peng, nahirap daw magsalita si tatay at maglakad. Ito ay dahil sa na-stroke daw pala ito. At dahil may edad na at hirap nga maglakad ay wala nang kumukuha sa kanya sa kahit anumang pasukan niyang trabaho. Kaya naman, pinili na lang daw niyang magpunta sa Iloilo upang doon mamalimos para may pangkain ang kanyang pamilya at para matustusan na din ang gamot na kailangan ng kanyang asawa. Nang marinig ng mga kapwa pasahero ni Peng ang dahilan ni Tatay Bert ay parang nilamon daw sila ng hiya dahil sa pangungutya nila sa matanda. Ayon kay Peng, maski siya noong pinapakinggan niya ang kwento ni tatay ay halos madurog daw ang puso nito. At grabe ang pagpipigil niya sa kanyang mga luha. Sa post na ibinahagi ni Peng ay nag-iwan din siya ng isang napakagandang talata sa Biblia. Ito ay mababasa sa aklat ni Samuel, chapter 16 verse 7, and I quote, "Sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa muka, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso." Alam niyo mga kaibigan, napakaganda nito. Kung tayo nga ay hindi hinusgahan ng Panginoon sa ating mga kasalanan, na sa kabila ng ating mga pagkakasala, tayo ay kanya pa rin pinatawad at tinanggap, eh sino pa kaya tayo? Ano ang karapatan natin na husgahan ang ating kapwa sa kung ano lang ang nakikita ng ating mga mata? Sana po ay magsilbing eye-opener sa atin ito mga kapatid na imbis na pangunahan tayo ng panghusga, bakit hindi na lang natin ipagdasal ang mga kagaya ni Tatay Bert? Narito naman ang ilan sa mga komento ng mga nakabasa sa post ni Peng. Basahin po natin. Ayon kay Darlene Sior, nakakalungkot dahil sa kahirapan kaya may nakakaranas ng kagaya ng kay Tatay Bert. Kaya bago sana manghusga
alamin muna ang buong detalye o kung pwede ay iwasan na lang ang pagiging mapanghusga. Kesa manghusga ng kapwa, bakit hindi na lang natin tulungan kung may matutulong naman? Kung wala naman, edi manahimik na lang. Lahat tayo ay may pinagdadaanan. Lahat tayo ay nahihirapan, kaya sana ay imbes na magpataasan, marunong din sana tayong tumingin sa mga mas nangangailangan. God bless kay Sir Peng, lalo na kay Tatay Bert. God bless to all of us. Always take care and pray to God. Ayon naman sa iba pa, huwag tayong maghusga agad sa mga taong di pa natin kilala. Dapat intindihin na lang natin si Tatay, at dapat, bago kayo manghusga, tanungin nyo muna. Mas mabaho pa ang taong nanghuhusga ng kapwa. Alamin nyo muna ang mga reason behind bago kayo manghusga. God bless Tatay. Nakakaawa naman, sana ay may tumulong kay Tatay. Please kung sino ang malapit sa lugar nila, dalhin si Tatay sa DSWD at hingin ng financial assistance. Kung dito ka lang sa Maynila, Tay, ako ang tutulong sa'yo. Ilan lamang ang mga ito sa mga magagandang komento sa kwento ni Tatay na ibinahagi ni Peng. At siguro, hanggang dito na lang ang kwento natin ngayong araw, mga kaibigan. Umaasa ako na kahit papano ay nagustuhan nyo pa rin ito. Nga pala, bago tayo tuluyang magtapos ay muli ko pa kayong inaanyayahan na mag-subscribe na. Pindutin nyo na rin po yung bell icon at siguraduhin yung naka-all notification kayo upang sa ganun ay hindi kayo mahuli kapag mayroon akong i-upload na video. At ayun na nga, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, at biyag!